Hello mga ka-tropa peeps and welcome back sa aking channel, ang Marlo's Cuisine, kung saan magbabahagi na naman po ako sa inyo ng isang masarap na lutong ulam na talaga namang I'm sure na magugustuhan ng inyong buong pamilya. Ito ay ang tinatawag nating chop suey. Talaga namang itong putahay na ito ay talaga namang bida sa anumang uri ng handaan. Kaya sana ay magustuhan ninyo ang i-share kong version ko kung paano ako gumagawa ng masarap na chop suey. Kaya excited na akong i-share ito sa inyong lahat. Kaya tara na, atin nang simulan. Ito guys, ito yung mga ingredients na gagamitin natin sa ating masarap na chop suey. Okay? Gagamit po tayo dito ng bawang. And may kapiraso po akong butter. Optional po yan. Kung wala kayo, pwede namang mantika. And then, meron tayong gagamitin sibuyas at saka nor chicken cubes. Ayan, kung napapansin nyo po. And gagamit din po tayo dito ng young corn. And meron din akong kunting chicharo dito. And ito, gagamit din po tayo ng carrots, ng baguio beans. Ayan, mga kapiraso lang po yan, no, para dadami din po yan. And meron tayo ditong yan, sayote. And meron din tayo ditong cauliflower. Ayan po. Ayan, napakasarap po nito sa chop suey. And syempre, hindi mawawala yung siling malaki. Ayan, yung bell pepper na tinatawag. Isa sa nagpapabango at nagbibigay ng aroma sa ating chop suey. And gagamit din po tayo dito ng pichay bagyo na tinatawag. Ayan, dinirin ko na po. And syempre, gagamit din tayo dito ng atay balunan. Ayan, meron po ako dito. And parte ng pakpak ng manok. Yan po yung hinalo ko talaga sa chop suey ko dahil medyo mabuto-buto yan, malasa. And gagamit tayo ng paborito kong itlog ng pugo. Ayan. At syempre, hindi mawawala yung mantika. Ayan guys, meron tayong gagamitin mantika. Asin. Paminta. And optional din po ito, pero sa lahat halos ng aking lutuin ay gumagamit po ako ng nor liquid seasoning. Talaga namang pong pasok o panalo sa lasa ang inyong lulutuin pag meron ito. And gagamit din po ako dito ng Alaska Buck. And dito, meron akong binuhod na sabaw na pinagpakuluan ko doon sa aking manok at atay balunan. Kaya tara na, atin ang simulan. Ito guys, mainit na po yung ating kawali. Maglalagay na po tayo ng mantika. Tayo po ay magigisa na ng ating mga gulay. Isa sa paborito ko po ito, chop suey, mga kaibigan. Ayan, mainit na ang ating mantika. Ilalagay ko na po yung ating butter. Pango po, mga kaibigan. Lagay na po natin ang bawang. Hintay lang po natin na mag-golden brown yung ating garlic para naman na mas magbigay pa ng aroma dyan sa ating igisayang mga sangkap ng ating chop suey. Ito po, lagay na po natin ang ating sibuyas. Bango po, ibigan. Thank you.
Ito po, antayin lang natin na malamta yung ating sibuyas. Sunod na po natin yung ating sayote. Ito po guys, yung lahat ng medyo matitigas na sangkap ng ating gulay, yun yung uunahin po natin guys na bisahin para naman po magbalansi yung lahat ng ating mga gulay. Dapat po hindi lapsak, dapat po ay hot pork, mas maganda nga po para nandun yung crispiness ng ating mga gulay. Bango! Ayan po, sunod natin ay ang carrots at saka yung wagyu beef. Ayan po, napakaganda po ng kulay ng ating baksoy. Bango! Naman po natin ay ang ating cauliflower. Ayan. Pinuli ko na guys yung ating manok dahil napakuluan ko na po yun. Gigisay na lang natin mamaya siya ng konti. Pinuli ko natin itong young corn at saka chicharo. Kita niyo po guys kung gaano kaganda yung ating gulay, makulay. Napakabango mga kaibigan. Lagyan na po natin yung siling achay. Sarap ng ating kapsoy. And sunod na po natin ang ating manok. Ayan. Nalaga ko na ito guys, kaya hindi ko na siya masyadong inuna sa pag-isa para yung lasa niya talaga ay nandyan pa rin. And lagyan na natin yung atay. Suli natin yung itlog at maduduro po yung itlog. Ayan. Napakasarap po ng amoy. Talaga na namang mapapakain na naman tayo ng madami-dami nito. Ngayon po ilagay na natin yung sabaw nung pinagpakuluan natin kanina. Ayan. Lagyan ko po ng pamintang duro. Ayan. Paminta na medyo marami po. Mas masarap po yun. Ako pag nagigisa talaga marami po ako nilalagay na paminta. And pag nagluluto po kayo ng chapsoy, advice ko lang po, huwag nyo nang tatakpan once na ilagay nyo na po o na pagsama-sama nyo na sa inyong lutuan ang mga gulay para hindi po masyadong malapsak or malanta yung ating gulay. Kasi magtutubig pa po yan. Ayan o. Ayan. Bahala na po kayong mag-adjust sa doon sa inyong panlasa. Okay? Pwede rin kayong mag-add ng patis o anumang mga pampalasa na gusto ninyo. Pwede nyo pong i-add dito sa chapsoy. Ayan.
gamit din po ako ng Knorr Liquid Seasoning. Ayan. Mga dalawang kutsara lang po ilalagay nyo. Ako po ay na-estimate ko na po yung dab niyan, kaya hindi ko na minsan kinukutsara, mga kaibigan. Ayan. Kikita nyo po. Kunti lang inilagay natin yung tubig, pero ay nagkaroon siya ngayon ng tubig. Ayan. Kasi yung gulay po, magbibigay pa yan ng katas dyan. Diyan natin sila lulutuin, diyan natin sila ihahapok. Diyan natin ang kunting asin po, ang kaibigan. Napakabango po, mga kaibigan. Tikman po natin. Ayos na po. Panalo-panalo na po yung lasa po. So, nilalagay ko na po yung log ng hugo. Ayan. Ilalagay ko na rin po yung Alaska Ibap. Bango. Yan na po yung ating chop soy, na kung saan yung aking version po. Sana ay itry nyo ito sa inyong tahanan, na talaga sigurado na naman po ako hindi ako mapapahiya sa inyo, mga kaibigan. Digit sa lahat, napakayaman sa bitamina po nito. And last, ito na po ang ating pang-pinali. Ayan. Palinis ang aking kamay, mga kaibigan. Pugusto po ako. Napakasimple lang po yan ng ating chop soy, pero napakasarap po. Nating malanta ng konti yung ating bichay bagyo, kasi mukhang napaliit yung setup po ng aking kawali. Akala ko yung squid ko ay, pero kakasya din po yan. Kaya mag-alala, mga kaibigan, kung gaano katakam tingnan ang gulay natin, no? Pakasarap. Gutom na po ako, pati yung cameraman ko. Nga 2 minutes pa po ito. Hirapan ako maghalo, yung maliit yung nagamit kong kawali, pero magagawa naman po ng paraan. Huwag kayong mag-alala dyan. Kain tayo ng masarap. Nandito ang inyong kaibigan para mag-drive ng inyong sina. Ayan. O, nahalo ko na ng maigi. Pakuluin po natin ng mga 2 minutes pa po, mga kaibigan. Ito guys, lalagyan ko na lang po siya ng ating tinew now na cornstarch. Okay? Oh, guys. Ah, pakabango.
Okay guys, ito po luto ng ating masarap at katakam-takam na chop suey. Okay? Atin na pong titikman ang ating chop suey. Okay? Patayin ng cauliflower tsaka itlog ng kubo. Lahat ng gulay ating titikman. Ayan. Tayo ng sauce niya ng konti. Okay guys, bago tayo magpatuloy sa kainan portion ay shout out muna po tayo dyan sa Amora family dyan sa Palawan and yung mga kamag-anakan ko, relatives ko dyan sa Magallanes. Ayan, hello po, kumusta kayo dyan? And sa lahat ng mga nag-like and nag-subscribe sa aking channel, maraming maraming pong salamat sa inyo. And shoutout din po tayo sa kaibigan kong si Elms K. Ayan, talagang namamayagpag na po ang kanyang channel ngayon. And kay Noel Pama, hello sir! Thank you sa support. And sa lahat ng mga kasamahan ko sa Hanap Buhay dyan, thank you sa inyong lahat, sa inyong support. And ayun, sana huwag kayong magsawang suportahan ako at hindi naman din ako magsasawa sa inyo na magbigay ako ng iba't ibang lutuin para sa inyong lahat. Kaya yun po, God bless everyone. And at ito guys, titikman na natin, kain tayo sa inyong lahat, unang subo po. Ang sarap. Hindi ako nagsisinungaling. Tama-tama lang yung mga gulay. Yung lutong, hindi lapsak. Ang lutong nandoon. Ang sarap. Like yung cauliflower at yung itlog kubo. Ang sarap. Try nyo na po sa inyong tahanan mga kaibigan at hindi na naman po ako mapapahiya sa inyo. Napakasarap. Talaga naman kong magugustuhan ng inyong buong pamilya. Kaya, kain tayo guys!